hindi ko nabantayan yung pag-cut loss kasi busy ako sa work. So, yung 5% ko naging negative 11%. Medyo masakit. Hi guys, kumusta? Today, share ko sa inyo yung mga mistakes that I made in the stock market. And more importantly, yung lessons na nakuha natin from these mistakes. Almost 4 years pa lang ako sa stock market, pero marami na rin akong share of hiccups and bumps in the road na nakatulong mag-shape sa current investing mindset ko, sa current trading strategies na ina-employ ko until today. Para sa akin kasi, mas magandang magkamali tayo early in our career habang maliit pa lang yung buying power natin, habang thousands pa lang yung portfolio natin, kesa naman later on na, example, millions na yung pera mo, tapos doon ka palang magkakamali. Parang mas masakit yon. So yung goal ng channel na to is to help you develop proper mindset in handling your personal finances, more specifically in the stock market. Kasi naniniwala ako na ang investing and trading hindi lang siya one-time thing, hindi siya get-rich-quick scheme. Trading and investing is a lifetime journey for me. Kaya habang bata pa tayo, dapat matuto tayong maging comfortable sa mga mistakes na to. Pero mas mahalaga kung may makapag-share sa atin ng mga mistakes para maiwasan natin yung mga pagkakamali in the future. So without further ado, let's start! So yung first mistake ko as a beginner trader ay wala akong exit strategy. Sa stock market, dalawa lang naman yan. Either profitable ka or nasa loss ka. In terms of taking profits, yung tendency kasi natin kung wala tayong take profit level is mag-overstay dun sa trade or maging greedy kasi iniisip natin, ay paano kung next week mas mataas pa to? So, hindi ko muna ibibenta. Yung nangyayari, most of the time, bumababa yung level, bumababa yung price, kaya nababawasan yung profits natin. Kaya mahalaga, pag na-hit na yung TP mo, take profit ka na, sell mo na. On the other hand naman, dapat clear din kung kailan ka magbebenta kapag talo ka. Merong mga tao nagbebenta percentage-based, meron din nagbebenta pag na-hit na yung support level. Kailangan mo lang matutunan kung saan strategy ka mas comfortable in terms of cutting your losses by practicing. Kung minalas ka at invalidated na yung trade idea mo, make sure na maging humble tayo and accept na nagkamali tayo. The sooner you accept that, the sooner you can find another opportunity and transfer yung capital mo to that better opportunity. So again, to summarize, dapat sa simula pa lang, clear na yung exit strategy mo. It could be take profits or cut loss. Second mistake, pakikinig sa chismis. So ilang beses na ako nadali ng mistake na to, ano? Share ko lang yung experience ko dati ng first year pa lang ako sa stock market, around 2017. Yung housemate kasi namin, insider siya sa isang company. Sinabi niya sa akin, ay, Rap, kunin mo tong stock kasi akyat to next week, next month, ganyan. Tapos sabi niya pa sa akin, itataya daw niya yung buong sweldo niya. Isang buong sweldo. Sa stock na yon. So parang ako, wow, kung ganun siya ka-excited or ganun siya ka-passionate para ibenta sa akin yung stock na yun, baka totoo. Baka totoo na naniniwala siya sa stock na yun. So yung ginawa ko, binali ko naman. So ano nangyari after ko binili? Ayun, bumulusok. Hindi ko rin alam kung ano nangyari dun sa housemate namin kasi hindi na kami nakapag-usap. Umalis na ako dun sa bahay dati. So hindi ko alam kung nakapagbenta siya bago bumulusok or nag-hold pa siya until now. Another chismis instance naman ay noong telco serie. Siguro naalala nyo pa yan, no? Noong 2018 or 2019, kasagsagan ng labanan ng Miss Latel at Now and other minor telecommunications company. So alam naman natin na nanalo yung Miss Latel or yung Dito, pero ako, bumili ako dun sa kabila. First quarter of 2019 ata yung bumili ako near the all-time high. Nag-hold pa ako sa stock kahit na in-announce na yung third telco. Niisip ko na, baka may fourth telco. So hawakan ko lang muna. Ayun, from 15 pesos, bumagsak, naging 10, 9. 2 years later, noong 2020 pandemic ko pa lang siya naisipang ibenta. Kaya ayun, negative 70 or negative 80% yung talo ko. Medyo masakit. So moral of the story, huwag makikinig sa chismis. Kung makikinig kayo sa mga usap-usapan, make sure na i-filter niya yung legit news sa fake na chismis kasi dudugo yung portfolio nyo. Parang yung nangyari sa akin. So the third one is FOMO or fear of missing out. Ito siguro yung pinaka-relatable, no, during this pandemic times kasi ang daming extra time ng mga tao. So tumaas yung interest sa stock market, tumaas yung interest sa pag-manage ng personal finances. Kaya marami ding mga investors na bago. Minsan nakikita natin sa social media, yung mga friends natin nagpo-post ng trading portfolio nila, 60%, 80%, minsan nga lumalampas pa ng doble, no, 100%. So yung tendency natin is maingit and magpadala sa emosyon. Iniisip natin, bakit hindi ko kaya yung ganun? Bakit hindi
ako binibigyan ng market ng opportunity to double my money. Pero I'm going to be honest din, no? Hindi naman ako hypocrite para sabihin na hindi na ako naapektuhan ng mga ganyang screenshots, ng mga ganyang emosyon. Ang example niyan is nung nag-upload si Berio from Investagram, meron kasi siyang challenge na 25,000 pesos to 2.5 million pesos ata in 5 years, if I remember correctly yung details. So for the longest time, pinapanood ko lang talaga siya kasi entertaining and may natututunan pa rin naman tayo kasi free knowledge yung mga sinashare ni Berio. So anyway, nagabang ako ng buy signals para makapasok sa dito fever. At first, hindi ako nag-set ng exit strategy, so yun palang red flag na. Pero nakabili din naman ako and the next day, nabenta ko siya agad at 5% profit. In retrospect, happy ending sana to, pero nangyari, nung binalikan ko yung chart for that day, I think it was March 10 or March 11, umakit pala yung dito ng 20%. So, eto na naman, nagiging greedy na naman ako. Ginawa ko, tinry ko ulit bumili, hoping na ma-replicate ko ulit yung 5%, tapos exit na ako ulit. Keyword is hoping. Pero, after ko bumili, hindi na nangyari yung umakit ng 20%. Ang masaklap pa, hindi ko nabantayan yung pag-cut loss kasi busy ako sa work. So, yung 5% ko naging negative 11%. Sunog na sunog yung 5% na pinagmalaki ko. Parang ito, sunog na sunog. So, yung lesson dito is huwag tayo magpa-FOMO and remember na hope is not a strategy. So, yung fourth mistake ko sa beginner trader is not smashing the like button. Sugno! Okay, so going back, the fourth mistake that I made as a beginner trader is falling for dividend traps. Don't get me wrong guys ha, kasi dividends are great and dividends are a great source of passive income. And kung mahaba yung patience mo to take advantage of compounding interest, I think dividend investing will work for you. Kaya lang, ang problema sa dividend investing is kailangan mo ng massive base or massive buying power to make sure na may lasa yung dividends mo. So for example, if you bought Metro Bank last February 2021, at 50 pesos, with 100,000 pesos capital, nakabili ka ng 2,000 shares, which entitled you to receive 8K as dividends. But here's the catch, second week of April lang ngayon, and yung 100K mo ay still down by negative 10% or 90,000 pesos. Kahit i-add mo pa yung dividend na 8,000, down ka pa rin by 2K overall. In other words, ipit yung capital mo. Again guys, don't get me wrong kasi I love dividends din. In my honest opinion, ito yung true definition ng passive income. Kasi nag-earn ka kahit wala kang ginagawa. And proactive din ako sa paghahanap ng good dividend deals. Kasi for me, yung sweet spot is to find a stock that is trading at a cheaper price and mataas yung dividend yield niya. Basta make sure na isang aspect lang ng buy signals mo yung dividend payout. And hindi lang ito yung magdi-dictate kung bibili ka ba or hindi. So again, to summarize, these are the four mistakes that I made when I was a beginner. Wala akong exit strategy, nakikinig ako sa chismis, nagpapa-FOMO ako, and naghahanap ako ng dividends without checking kung deal ba siya. So this list is very short, and obviously, hindi lang ito yung mga mistakes na ginawa ko in the stock market. Pero ito yung mga mistakes na I wish may nakapagsabi sa akin as early as possible para naiwasan natin, and hindi na ako umabot sa point na mag-lose ako ng limpak-limpak na pera. If meron kayong similar mistakes sa mga na-share ko, lagay niyo lang sa comment section para mapag-usapan natin. Okay!